ay tumayo at ating kantahin natin theme song, Turn Your Eyes Upon Jesus. Kami dito, Panginoon, para na naman sa pag-aaral ng iyong salita. Lord, hinihingi ko po ang iyong presensya at yung banal na Espiritu na siya pong kumilos sa aming buhay ngayon. At nawa po, Panginoon, bigyan niyo po ng kapangyarihan at otoridad ang iyong salita para po ay ma-apply po namin ito sa aming buhay. Maraming salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. So tayo lahat po ay umupo. Ang ating topic ngayon ay the Mysteries of the Mummies. Now, mga kaibigan, handa na ba kayo? Now, mga kaibigan, nang nadiskubrihan noong 1922 ang libingan ni Haring Tut, mas naintindihan po ng mundo ang kultura ng mga Egyptians. At mahigit 5,000 mga treasures, ilan po? 5,000 mga treasures o mga kayamanan ang kanilang nadiskubrihan sa libingan ni King Tut. At actually, si King Tut ay namatay po siya noong 1350 BC sa edad na 19 years old. So isa po siya sa mga batang mga pharaoh noon sa Egypt. At makikita po natin dito sa kanyang picture, okay, na yung kanyang mga youthful features, mga kaibigan, at yung balbas niya dyan, yan po ay pasimbolo kay Osiris, na yun po ang Egyptian god of death, si Osiris. At mga kaibigan, naniniwala ang mga Egyptians na kapag ang tao ay mamamatay, yung gagawin nila ay ilalagay po nila doon sa libingan na bangka at isasakay po nila doon at papunta sa Nile River at sila po ay naniniwala na sasalubungin po siya ni Osiris, yung Diyos ng kamatayan, at silang dalawa ay magsisimula sa paglalakbay sa ibang buhay naman. So yun yung paniniwala ng mga Egyptians sa kamatayan. At nakita po natin dito na handang-handa si Haring Tut sa kanyang paglalakbay kasi po ito po yung libingang bangkay ni King Tut at nandyan po sa loob yung kanyang mga gamit. Kasi naniniwala po ang mga Egyptians na kailangan nila yung mga gamit nila, yung kanilang mga kagamitan sa paglalakbay after life. So, dapat ilagay doon yung kanilang mga gamit. Now, mga kaibigan, ano ba ang kanilang paniniwala, mga Egyptians, sa buhay, sa kabila ng kamatayan or life after death, pag-iimbalsa mo at kabilang buhay? Ang mga Egyptians po ay master po sila sa pag-mummify ng mga patay. At yan lang po ay sample sa kanilang mummy na na-preserve na po yan 1,000 years pero makikita pa rin natin yung forma ng mummy. At bakit po na gusto talaga nila i-preserve yung katawan ng tao? Bakit matindi ang pagnanais ng mga taga-Ehipto na mapanatil or ma-preserve ang katawan? At bakit na ganun yung paniniwala nila na merong buhay pagkatapos ng kamatayan? May nalalaman bang lihim patungkol sa kamatayan ang mga taga-Ehipto na hindi natin alam? Bakit ba nag-mummify sila ng kanilang mga patay? At alam nyo ba, mga kaibigan, sa pagpasok po ng Christianismo or Christianity sa Egypt, ay unti-unting nawala ang gawa ng pag-iimbalsa mo or pag-mummify. Bakit kaya? Ano kayang itinuro ng mga Kristiyano sa kanila na bakit nawala po yung practice nila sa pag-mummify? At bago man yan, meron pa po akong tanong para sa atin, ano ang mangyayari sa isang tao pag namatay siya? Ano ang mangyayari sa isang tao pag namatay siya? Pupunta ba siya sa langit o sa impyerno? O baka pupunta pa siya sa purgatorio? O baka naman,
mag-reincarnate siya. Yung kanyang kaluluwa ay pupunta sa baka, pupunta sa butiki, pupunta sa butterfly. Yun kaya, mga kaibigan, yun kaya yung mangyayari sa tao kapag siya ay mamatay? Or another question, may buhay ba pagkatapos ng kamatayan? Yan po ang paniniwala ng mga Egyptians. Kaya nag-mummify talaga sila ng kanilang patay. Mismo ang Biblia, mga kaibigan, sinasabi dyan sa Job 14:14, nagtatanong ang Biblia, kung ang isang tao ay mamamatay, mabubuhay pa ba siya? Saan tayo makakahanap ng kasagutan, sa mga Egyptians ba o sa salita ng Diyos? Sa salita ng Diyos, sa Bible, mga kaibigan. Okay, to continue with our study. So, sasagutin po natin yung mga katanungan yun kung ano ba ang mangyayari sa isang tao kapag siya ay mamamatay. Ang tao ba kapag mamamatay, siya ba ay mabubuhay muli? Mabubuhay ba siya pagkatapos ng kamatayan? Tingnan po natin, mga kaibigan. Ang pinakamalaking misteryo sa lahat na tanong, ano ang mangyayari kapag ang isang tao ay namatay? Mabubuhay ba siyang muli? Ano kayang sagot ng Biblia? Isaiah 26:19, ang iyong mga patay ay mga bubuhay. So, mabubuhay bang muli ang mga patay? Yes! Ang aking patay na katawan ay babangon. Pero kailan po? Magsigising at magsiawit kayong nagsisitahan sa alabok sapagkat ang iyong hamog ay gaya ng hamog ng madamo at iluluwa ng lupa ang mga patay. Ibig sabihin po, mga kaibigan, na ano? Ito kaya ay patungkol sa resurrection or muling pagkabuhay sa pagdating ni Jesus? Or ito ba ay tumutukoy na baka yung patay mabuhay muli sa ibang forma kagaya niyan? Or next question, patay ba talaga ang patay? Patay ba talaga ang patay? Kung hindi, hindi patay. Ano ba? Or baka kalahating patay, kalahating buhay. Meron ba ganun? Patay ba talaga ang patay? Ha? Meron ibang tao hindi naniwala na ang patay ay patay, kaya nga natatakot sila sa mga patay. Kasi hindi sila naniniwala na ang patay ay patay. Pero ang patay ba talaga ay patay? Meron po tayong sasagutin ng mga tanong dito. Ano po ang likas? Anong likas ang taglay ng tao? Mortal ba tayo or immortal? Ha? Ano po ang tao, immortal or mortal? Ang mortal po, yan po ay namamatay. Ang immortal, yan po ay hindi namamatay. So, ang tao po ba, mortal o immortal? Ano po? Mortal. Pero ang mga Egyptians po, naniniwala sila na immortal po yung tao. Kaya mag-mummify sila ng kanilang mga patay. At yan po ay, yung anka, yan po ay simbolo ng parang susi sa immortality nila. Pero ano ba ang sinasabi ng Biblia sa kalikasan ng tao? Sabi ko sa 1 Timothy 6:15-16, na siya lamang ang walang kamatayan. Ibig sabihin, ang Diyos lang po ang immortal. Wala ng iba. Ang Diyos ay walang kamatayan kasi nga siya ay Diyos. Pero ang tao kaya, immortal or mortal? Romans 6:12, huwag ngang maghari ang kasalanan sa iyong katawang may kamatayan. So ang tao ay mortal or immortal? Mortal. Kahit nga po mga yung mga Egyptians, nag-preserve sila ng mga mummy, pero makikita pa rin natin na naaagnas po yung mukha, yung kamay, kasi our bodies are mortal. Pero another question, baka naman po naglagay ang Diyos ng immortal na kaluluwa sa mortal na katawan? Next question, ang kaluluwa ba ay mortal o immortal? Dito na. Ang kaluluwa ba ay mortal o immortal? Tingnan po natin yung sagot sa Biblia, Ezekiel 18:4, sabi po dyan, ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. So ano po yung kaluluwa, mortal or immortal? Ang kaluluwa ay mortal, mga kaibigan. Soul or kaluluwa, ginamit sa King James Bible ang salitang soul or kaluluwa mga 460 times, pero hindi kailanman sinabing immortal soul, walang kamatayang kaluluwa. Ang Diyos lamang ang walang
kamatayan. Makikita din po yan sa 1 Timothy 1:17. Now, ano kaya ang itinuturo ng Biblia sa estado ng tao sa kamatayan? Sabi ng mga Egyptians na kapag mamatay ang tao, meron siyang buhay after death at saka maglalakbay sila, pero ewan, ano nang mangyayari? Hindi po nila alam kung ano yung mangyayari. Pero ngayon, hindi po tayo kukuha ng sagot galing sa mga Egyptians. Tingnan po natin yung sagot sa Biblia, mga kaibigan. Sabi po dyan, sapagkat nalalaman ng buhay na sila'y mga matay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay ni mayroon pa man silang kagantihan. So question, mga kaibigan, ilan yung alam ng patay? Ha? Wala. Ilan yung alam ng patay? Wala, mga kaibigan. So ano ang mangyayari sa kamatayan? Now, let's go back. Kasi ang kamatayan po ay actually, let's go back to the creation. Ang kamatayan ay kabaliktara lang po ng paglikha. Kung paano po tayo ginawa ng Diyos, sa kamatayan ay babalik po yung proseso niya. Punta po tayo sa Genesis 2:7. Dito po natin mababasa na di po tayo galing sa unggoy. At tingnan po natin dito yung tatlong elemento ng paggawa ng Diyos sa atin. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong nang hininga ng buhay at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Now, sino po dito yung nakakita na ng kaluluwa? Huh? Ay, question po, question. Next, meron ba tayong kaluluwa? Yes or no? Yes. Ha? Meron ba tayong kaluluwa? Yes or no? Yes. Hala, maliligaw talaga tayo nito. Again, question. Meron ba tayong kaluluwa? Yes. Ah, mga kaibigan. Wala po tayong kaluluwa. Kasi tayo ay? Kaluluwa. Nag-gets niyo po? Meron ba tayong kaluluwa? Wala po tayong kaluluwa kasi tayo mismo ay? Kaluluwa. Nag-gets po ba natin yun? Sino po dito nakakita ng kaluluwa? Ha? Bakit po may narinig ako? Nakakatakot naman makakita ng kaluluwa? Eh yung katabi mo nga, kaluluwa? Ha? Ulitin ko po. Gusto ko po itong clear, mga kaibigan. Meron ba tayong kaluluwa? Lu, hindi nila alam ang sagot. How come? Okay. Meron ba tayong kaluluwa? Oo o hindi? Wala. Hindi. Kasi tayo ay? Kaluluwa. Ibig sabihin, wala po tayong kaluluwa kasi tayo ay? Kaluluwa. Clear po ba yun? Kasi, hindi naglagay ng kaluluwa ang Diyos kay Adan. Si Adan ay naging buhay na kaluluwa. Hindi po ganito na ang Diyos gumawa ng katawan, tapos pagkatapos yung gumawa ng katawan na si Adan, hinuli ng Diyos yung kaluluwa. Adan, Adan, ipapasok kita dito sa katawan ni Adan. Hindi po ganun yung ginawa ng Diyos. Hindi niya hinuli yung ghost ni Adam at pinasok doon sa katawan. Nag-gets po ba natin? Ibig sabihin, wala po tayong kaluluwa kasi tayo ay? Naintindihan ba natin yon? Apo. Ah, naku! So ano ang nangyayari sa nang namatay si Adan? Sabi po dito sa pawis ng iyong mukha ay kakainin ka ng tinapay hanggang sa ikay mauwi sa lupa sapagkat diyan ka kinuha sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka uwi. So ano po ang mangyayari sa kamatayan? Ang lahat ng elemento po ay uuwi lang kung saan nanggaling. Sabi diyan at ang alabok ay mauwi sa lupa gaya ng una at ang diwa ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. So yung diwa po dyan, yan po ay ibig sabihin na yung buhay na binigay ng Diyos ng hininga at kasi galing yan sa Diyos, so babalik po yan sa Diyos. So ano yung mangyayari sa kamatayan? Yan po, uuwi lahat ng mga elements, mga kaibigan. I-review ko po ulit, meron ba tayong kaluluwa? Kasi tayo ay? Kaluluwa. Okay, hindi po naglagay ang Diyos ng kaluluwa kay Adan kasi pagkagawa niya kay Adan, siya po ay? Kaluluwa. Hindi po hinuli ni Adan yung kaluluwa ni Adan at pinasok doon sa katawan ni Adan. Now, ano ang nanggaling sa Diyos na siyang naging dahilan upang maging buhay na kaluluwa ang tao? Yan po ay ang hininga ng buhay or the breath of life. At kapag sa kamatayan, yan lang po ay babalik sa Diyos.
Yan po ay ang hininga ng buhay. Sabi din sa Job 27:3, sapagkat ang aking buhay ay buo pa sa akin at ang Espiritu ng Diyos ay nasa mga butas ng aking ilong. So ating makikita po dito na ang word po na Espiritu at yung hininga ng buhay ay pareho lang po. Kasi in Hebrew word, that is the word ruach, at ginamit po yan ng 377 times sa King James Bible. So pareho lang po yung ginamit na word na ruach sa wind, breath, at saka spirit. So hindi po pwede Espiritu na yung mga ghost natin yun. Kasi yung ibig sabihin ng spirit dyan ay yung breath or hininga. The dust will return to the earth as it was, and the spirit will return to God who gave it. So uwi lang po lahat. Ang Espiritu na bumabalik sa Diyos ay hindi isang bagay na may pag-iisip at nakakaalam sa kanyang pagkatao. Okay? Again, ang Espiritu na bumabalik sa Diyos o yung hininga ay hindi po yung isang bagay na may pag-iisip o yung iniisip natin na ghost na kayang pumunta kahit saan at nakakalang sa kanyang pagkatao. At sabi po dyan, ang hininga niya ay pumapanaw, siya ay manunumbalik sa kanyang pagkalupa sa araw din niya o na mawawala ang kanyang pag-iisip. Yan po in Hebrew word, ruwak, ibig sabihin, hininga. Ang Espiritu ay hindi makakapamuhay na hiwalay sa katawan kasi nga ang hininga ay part po siya ng element para maging magkaroon ng kaluluwa. Ilan nga yung alaw ng patay? Wala, mga kaibigan. Hindi malalaman ng patay ang anumang bagay. Kaya, uulitin ko po, saan ba si Adan bago pa siya ginawa ng Diyos? Siya ba ay ghost na parang naglalagalag? Nang gumawa ang Diyos kay Adan, yun din po makaibigan, naging Adan si Adan. Okay. Naging buhay na kaluluwa si Adan nang hiningahan siya ng Diyos ng hininga ng buhay. So yung kaluluwa dito ay ibig sabihin tao, ang buhay na tao. So nakakita na ba kayo ng kaluluwa? Ha? Loading pa rin eh. Nakakita na ba kayo ng kaluluwa? Yes. Katabi nyo ba? Yes, katabi. Kasi yung mindset kasi natin, yung kaluluwa ay yung mga nakakatakot. Pero tayo pala ay kaluluwa. Kasi ang kaluluwa ay buhay na tao. Kahit nga sa Revelation, mga kaibigan, Revelation 16:3, may kaluluwa din po ang mga hayop. Ibig sabihin ay sila ay may buhay o hininga. So may kaluluwa din po ang hayop kasi may buhay po sila. So ito po yung formula, paano po tayo ginawa ng Panginoon? Alabo plus Spirit or hininga, that is buhay na kaluluwa or tao. Or mga elemento ng lupa, yung mga magnesium, potassium na galing sa lupa plus hininga, yan po ay buhay na kaluluwa. Ang buhay na kaluluwa ay simpleng buhay na tao. To illustrate, mga kaibigan, bumbilya plus kuryente, yan po ay ilaw. Alabo plus hininga, that is tao. Kung papatayin po ang ilaw, anong mangyayari sa ilaw? Mawawala lang po ang ilaw. Ang liwanag ay namamatay, pero saan ito pumupunta? Wala, nandyan lang po. In English, it will just cease to exist. Mawawala po, okay? Genesis 3:19, sa alabo ka, uuwi. So, ang tao kapag umatay, it will just cease to exist. Hindi na po siya mabubuhay. Next question, mga kaibigan. Nasaan ang mga patay ngayon? Ha? Nasaan ang mga patay? Nasa langit ba? Nasa lupa? Lupa? Or nasa paligid? John 5:28-29, nasa libingan. Akala nyo siguro nandun sa mga ano, naglalagalag. Nagpapakita. Sabi po dyan, John 5:28-29, at magsisilabas ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na mag-uli sa buhay, at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na mag-uli sa paghatol. So dito ating nabasa ang pagkabuhay muli, or in English, resurrection. At ito po ay ating pag-aaralan in the future. Pero alam niyo po, hindi po kadalasan naririnig sa mga preachers, sa mga mangangaral ang patungkol sa resurrection. Pero mga kaibigan, yung tanong dito, kung ang patay ay didiretso po siya sa langit at sa impyerno, bakit pa bubuhayin muli?
ano yung babalikan ni Hesukristo dito kung ang mga patay ay nandun na sa langit at nandun na sa impyerno? Di ba mga kaibigan? Okay. So, nasaan po ang mga patay ngayon? Nasa langit ba or sa impyerno or sa purgatorio? Nasaan po ang mga patay ngayon? Nasa libingan, mga kaibigan. Nag-aantay sa muling pagkabuhay na mangyayari sa pagbalik ni Jesus Christ. Siguro po sa ilan sa atin dito nag-iisip patungkol dito sa story ni The Rich Man at kay Lazarus. Sino po yung familiar dito sa story na ito? The Rich Man and Lazarus. Ano bang story yan? So babasahin ko po dito sa Biblia kasi ito po ay tutulong sa atin para mas maintindihan po yung ating topic ngayon. At ito yung ginagamit kadalasan ng mga tao na nasasabi, oh, tingnan mo sister, na didiretso talaga ang patay sa langit at sa impyerno. Tingnan po natin Luke 16:19-31. Babasahin ko po dito. Mayroong ngang isang taong mayaman at siya'y nagdaramit ng kulay ube at masilang lino at sa araw-araw ay kumakain ng sagana. So mayroong rich man, mga kaibigan, 20. At isang pulubi na ang pangalay Lazaro, limpos na mga sugat ay inilagay sa kaniyang pintuan. So sino po yung character dito? Yung rich man at saka si Lazaro. Sino yung pulubi? Si Lazaro. At anong ginawa ng pulubi? At naghahangad na mapapakain ng mga mumho or mumo na nangahulog mula sa dulang ng mayaman. Oo, at lumapit pati ang mga aso at hinihimuran ang kanyang mga sugat. At nangyari na namatay ang pulubi at siya ay dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham. So ibig sabihin na namatay siya, pumunta siya kagad sa langit. At namatay naman ang mayaman at inilibing. At saan kaya napunta ang mayaman? At sa Hades or sa hell na nasa mga pagdurusa ay itiningin niya ang kanyang mga mata at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. So imagine po natin na si Richman ay nandun na po sa kay Hades, sa hell. At tinitingnan niya po si Lazaro na nandun po sa langit sa sinapupunan ni Abraham at nakikita niya po doon sa langit. Okay. At to continue, at siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, di ba po nakita niya? Maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Datapwat, sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabuting bagay sa iyong pamumuhay at si Lazaro sa gayon ding paraan ay masasamang bagay datapwat ngayon ay inaaliw siya rin ni at ikaw ay nasa kahirapan. Okay, explain po natin ito. So, yung teksto na po yun ay usually ginagamit ng mga tao na, tingnan mo sister, kapag mamatay ang tao ay didiretso sa langit at sa lupa. Pero actually, ito lang po ay parabolo na ginawa ni Jesus para po mapakita kung ano yung mga tradisyon ng Pharisees, mga kaibigan. Kasi yung mga Pharisees, naniniwala din sila na merong buhay after sa kamatayan. At namana po yun nila sa Babylonia. At yung Babylonia namana naman din nila doon sa mga Egyptians. Kaya sabi dito, Luke 16:15, at sinabi niya sa kanila ang mga Fariseo, ang dinadakila ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos at sabi sa Companion Study Bible, ito ang simula ng pangalawang bahaging pag-uusap ni Jesus sa mga Pharisees laban sa kanilang tradisyon na nagwawalang bahala sa salita ng Diyos patungkol sa kamatayan. So hindi po pala sinusunod ng mga Pharisees ang turo ng Biblia patungkol sa kamatayan. Ito tinatawag na parabolo sapagkat nagpapakita ito ng halimbawa ng tradisyon ng Fariseo na dinala galing na sa Babylonia. So ito pong parabolo na ito ay ginawa po ni Jesus para mapakita yung mga tradisyon ng mga Pharisees. Kaya yung tanong dito mga kaibigan, yung storya na ito, literal kaya ito or pinakaanyo or pasimbolo? First is, ito ay pasimbolo or pinakaanyo kasi sabi po dyan sinapupunan ni Abraham. Kung literal po yan, na doon pupunta lahat ng naligtas sa sinapupunan ni Abraham, dapat ay napakalaki siguro ng sinapupunan ni Abraham kung ganun. So yan po ay isang pinakaanyo na storya. Hindi po yan literal at hindi po dapat basihan ng estado ng kamatayan ng tao. Next, pag-uusap sa pagitan ng
langit at impyerno. So, kapag alam po natin yung distansya ng langit at impyerno, siguro napakalayo kasi ng langit. At makakasalita ka pa kaya kung nasusunog ka? Next is, pag-uusap sa pagitan ng langit at impyerno at may katawan sa impyerno. So, literal po talaga na merong katawan doon sa impyerno at meron din katawan doon sa langit. Pero pag hukay sa libingan, nandun din yung katawan nila. So, para po siyang confusion. So, yan po ay pinakaanyo or pasimbolo, mga kaibigan. Okay? At patak ng tubig. No, nanghingi siya ng patak ng tubig para masatisfy yung thirst niya. Pero enough ba yun para masatisfy yung thirst niya doon sa impyerno? Hindi, mga kaibigan. Kung kayo nandoon, siguro ay hihingin ninyo ang buong Pacific Ocean. So, yan po ay, kwentong pinakaanyo or pasimbolo. At hindi po pwedeng gamitin ito na teksto na basihan na ang tao ay didiretso sa langit or sa impyerno. Ito lang ay papakita sa tradisyon ng Pariseo. Kaya sabi nga dito, at sinabi niya sa kanya, kung di nila pakikinggan si Moses at ang propeta, yan po ay ang whole Bible, ay di rin mga hikayat sila kahit ang isa'y magbangon sa mga patay. So, hindi nga sila, ang mga Pariseo, maniwala sa Biblia, hindi din sila maniniwala kahit pa nga buhayin ni Jesus ang patay. Kasi nga, hindi sila naniniwala na merong na ang patay ay doon lang po sa libingan. Okay, so yan po ay example si Lazarus. Binuhay niya po si Lazarus. Ibang Lazarus naman po ito. Yan po ay ipapakita ni Jesus sa mga Pharisees na yung patay ay nandun lang talaga sa libingan. Okay, to continue. So, sabi po dito, hindi nalalaman na mapatay ang anumang bagay. Ecclesiastes 9:5. Okay, sabi din ng Biblia na inihalang tulad ang pagkamatay sa pagtulog. Gaya ng pagtulog, hindi po natin alam kung ano ang nangyayari sa paligid. Yung alam natin, natutulog lang tayo at pag gising natin, umaga na. Hindi po natin alam kung ano ang nangyayari sa paligid natin. So, alam mo ba kung ilang lamok ang dumapo sa'yo? Ilang ipis yung pumatong sa ilong mo? Hindi po natin alam kung ano nangyayari sa paligid, mga kaibigan. Yan po ay pareho sa kamatayan. Ang alam ng mga namamatay ay patay na. Ay, yun na yung moment na namatay sila. At yung alam lang nila ay pagkagising nila ay yan na po ay resurrection. Ganun lang po, mga kaibigan. Sabi sa Psalm 13:3, matulog ng tulog na kamatayan. Ibig sabihin, pareho po yung sinasabi dito na pagkatulog at pagkamatay. Sabi din ni Job na magigising man sa kanilang pagkatulog, ibig sabihin magigising sa kamatayan. Pati po si Jesus, mga kaibigan, siya mismo nagsabi na ang kamatayan ay pareho lang po sa natutulog or parang natutulog lang din. Kasi dito po, meron po siyang tatlong kaibigan, si Mary, si Martha, at saka si Lazarus. At si Lazarus po, mga kaibigan, ay nagkasakit. At kaya ginrequest po ni Mary at saka ni Martha si Jesus na pumunta doon para mapagaling niya si Lazarus. Pero ano nangyari? Na-delay po yung pagdating ni Jesus. At ano nangyari kay Lazarus? Namatay. At nang nakarating na si Jesus, sinalubong po siya ni Martha. At tingnan po natin kung ito ba yung sinabi ni Martha. That is New Preacher's Version. Gawa-gawa lang po yan, sabi dito. Si Martha ay nagsasabi sa kanya, alam ko na ang aking kapatid ay nasa taas sa langit. Yun ba yung sinabi ni Martha? Hindi, mga kaibigan. Kasi sa Biblia, sa salita ng Diyos, sinasabi po dyan, siya ay magbabangon uli sa pagkabuhay na mag-uli sa huling araw. So yan po yung sinabi ni Martha. Ibig sabihin na inaasahin ni Martha na makikita niyang muli si Lazarus na kanyang kapatid sa panahon na ng resurrection or pagkabuhay muli. Yan po ay sa John 5:28-29 pa tungkol sa resurrection. Pero ano pong nangyari? Ilan na pong araw napatay na si Lazarus? 4 days na po napatay na si Lazarus. So patay ba talaga si Lazarus? Yes, patay. Patay talaga si Lazarus. 4 days na nga eh. So patay na po si Lazarus, mga kaibigan. Pero bago man tayo dumako dyan, tanungin muna natin ito. Ano naman yung clinical death or near-death experiences? Yung mga sinasabi ng mga tao na kanilang may experience na nakita nila yung katawan nila, tapos naglagalag sila, pumunta sila sa langit, at saka pinabalik na naman sila sa katawan nila. At saka meron talagang mga totoong storya patukol dyan.
Diba po? Yan po ay tinatawag na near-death experience. Pero kapag near-death, dead ba? Kapag near-death, patay ba? Ano lang po? Near lang po. Diba po? Near-death experience. At yung mga experience nila na nakita nila yung katawan nila na inioperahan, yan po ay epekto lang ng kanilang unconscious state, yung kanilang proactive brain, at yan po ay ma-explain sa science. At hindi po biblical yung mga near-death experiences na pagkatapos nila, sa, meron silang sasabihin na story, ah, nandun ako sa hell, nandun ako sa langit, pinakita ng Diyos sa akin na ganito. So, hindi po yan biblical, mga kaibigan. Kasi yung near-death, hindi talaga yun patay, kasi near-death lang po. Kasi sabi ng Biblia, ilan ang alam ng patay? Wala po, mga kaibigan. Sabi po dyan, at kung paano itinakda sa mga tao ang namatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Ibig sabihin na, minsan or isang beses lang po mamamatay ang tao. Pero yan po ay exception po dito si Lazarus, kasi may plano po ang Panginoon kay Lazarus. At dito po, si Lazarus ay 4 na araw na siyang patay. At sabi po ni Jesus sa John 11:43, sabi niya, Lazarus, lumabas ka. Yan po ang sabi ni Jesus. Hindi po sinabi ni Lazarus na, Lazarus, bumaba ka. Sinabi ba yun ni Lazarus? Ay, amin ni Jesus? Hindi. Sabi ni Jesus ay, Lazarus, lumabas ka. Ibig sabihin, si Lazarus po ay galing sa libingan at hindi sa langit. Pero kung nandoon na talaga si Lazarus sa langit, kung nandoon na po si Lazarus sa langit, gugustuhin kaya ni Lazarus na bumalik pa? No, kung nandoon na po siya sa langit, sasabihin talaga ni Lazarus na, Lord, gusto ko na po dito sa langit, pero ayoko na pong bumalik dyan, at saka pababain niyo pa ako, ayoko nang bumalik dyan. Yun yung posible na isasagot ni Lazarus. Pero si Lazarus po ay galing sa libingan, mga kaibigan. Okay. Saan galing si Lazarus? Galing po siya sa libingan. At paglabas po ni Lazarus na buhay siyang muli, walang kwento patungkol sa kabilang buhay si Lazarus. Hindi sinabi ni Lazarus na nandun ako sa langit, nakita ko yung mga angels, nakita ko yung mga flowers doon. Wala pong kwento na ganyan si Lazarus, kasi ang alam ng patay ay ilan? Wala po, mga kaibigan. Pero meron pong mga iilan sa Biblia na mga tao na nandun na po sa langit. Yan po ay example, si Enoch, mababasa sa Genesis 5:24, Hebrews 11:5. Hindi po namatay si Enoch, sadya lang talagang dinala siya sa Diyos sa langit. Sino pa po yung nandun na sa langit ngayon? Si? Sino po yan? Si Elijah. Kinuha po siya ng isang karwaheng apoy. Mababasa po natin yan sa 2 Kings 2. So si Enoch at saka si Elijah, hindi po sila naka-experience ng kamatayan. Kasi faithful po talaga sila, mga kaibigan. Pero, sino pong nakakilala nito? Yan po ay si Moses. Very good. At si Moses po, siya po ay namatay. Pero ano nangyari sa kanya? Siya po ay muling nabuhay. Mababasa po yan sa Romans 5:14 at Jude 1:9. At si Moses ay nabuhay muli. At alam natin na meron siya sana ay may chance na maging Pharaoh sa Egypt. Pero nakinig po siya sa Diyos. Sana ay magiging mommy sana siya. Pero ay tumakilig po siya sa utos ng Diyos sa kanya. Kaya nagservisyo po sa bayan ng Diyos. At ngayon nandoon po siya sa langit. Example po yan yung pangyayari sa panahon ni Jesus. Sa Luke 9:30, may dalawang tao na nakipag-usap kay Jesus. Yan po ay si Moses at si Elijah. At yan po yung literal na si Moses at saka Elijah. At hindi po yan ghost, mga kaibigan. Si Moses po yung nag-represent sa mga tao sa ating panahon na mamamatay pero mabubuhay muli. At saka si Elijah naman yung mag-represent sa mga tao ngayon sa ating panahon na buhay sa pagbabalik ni Jesus na di makakaranas ng kamatayan. So atin pong nakita dito na ang kamatayan ay pareho lang po siya sa pagtulog, mga kaibigan. Gaano karami ang alam ng namatay na? Wala, mga kaibigan. Sabi po dito, hindi nalalaman ang patay ang anumang bagay. Ang patay ay hindi pumupuri sa Panginoon. Ang patay ay hindi nakakaalala sa Diyos. Mawawala ang kanyang pag-iisip, mga kaibigan. So wala tayong alam sa pagtulog. Kagaya din ng kamatayan, wala pong talagang alam ang patay, mga kaibigan. Siguro iba sa atin nag-iisip, paano yung magnanakaw sa krus? Diba? Sabi ni Jesus na pupunta sila sa langit.
pagkapatay niya. Sabi po diyan Luke 23:42, at sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. So meron pong dalawang magnanakaw doon. Yung isa, nagsisi, at yung isa, wala. At sabi nung nagsisi na magnanakaw, Lord Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa kaharian. At ano naman yung sagot ni Jesus? Sabi po ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. So kung ganun mga kaibigan, agad-agad na pupunta sila sa paraiso or sa langit, di ba po ito ay salungat sa mga prinsipyo ng Biblia patungkol sa kamatayan? At yung words pa dyan mga kaibigan ay hindi po pumunta sa langit si Jesus sa araw na siya ay namatay. Kasi alam natin sa order of the events, sa Biyernes, sa araw ng paghanda, yan po yung araw na namatay sila. At sa Sabat, si Jesus ay nasa, saan po nasa? Libingan lang. At sa Linggo, si Jesus ay lumabas sa libingan kasi nabuhay po siyang muli. At ibig sabihin, hindi po pumunta si Jesus sa langit. At sabi nga sa John 20:17, sabi niya kay Martha, sinabi sa kanya ni Jesus pagkatapos ng kanyang resurrection, pagkabuhay muli, huwag mo akong hipuin sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa Ama. So hindi pa po nakapunta si Jesus sa langit sa kanyang kamatayan. So ibig sabihin, nagsisinungaling si Jesus sa magnanakaw na sabi niya ngayon ay pumunta tayo sa paraiso? Paano po kayo natin ito i-explain para maakma po ang lahat na prinsipyo, mga kaibigan? Dito kasi, ang original na Biblia ay walang punctuation. Okay? Ang original na Bible ay wala pong punctuation. Ito ay idinagdag lamang ng mga nagsaling wika or mga interpreters pagkatapos ng daang taon. So, wala pong punctuation. So, kung atin po yung makikita, kasi wala pong translation yung original Bible, yan po. Mababasa ba natin yan? At sinabi niya sa... hindi natin mababasa, di ba? Sa original na Greek, yan po. Yan po, yan. Walang punctuation. Kaya, yung mga scholars, sila na po yung gumawa ng punctuation. So, yung inspired po dyan, yung kasulatan, pero yung punctuation, hindi po yun inspired kasi dinagdag na lang yon ng mga scholars. So, dito, at sinabi niya sa kanya, katotohanan sinasabi ko sa'yo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. So, ganyan po. So, kung ganyan po yung punctuation, yung comma, yan po ay salungat sa lahat ng prinsipyo sa Biblia patungkol sa estado ng tao sa kamatayan. So, ano po yung gagawin natin dito? Ililipat po natin yung comma na hindi inspired at ililipat po natin yan after sa ngayon. Diyan, babasahin natin. At sinabi niya sa kanya, katotohanan sinasabi ko sa iyo ngayon, ay kakasamahin kita sa paraiso. Kapag ganyan po yung comma, magiging akma na po sa lahat ng prinsipyo sa Biblia. Kasi nga, hindi sinasalungat ng Biblia ang kanyang sarili. Lahat ng idea sa Biblia po ay nagkakaisa. At nalaman po natin dito na ang comma pala na punctuation ay meron po siyang big role sa isang pangungusap. Makakapagbago po siya ng kahulugan ng pangungusap. Example po, mga babae. Ang babae, kung wala ang lalaki, ay walang silbi. Payag ba kayo? Wala po yung punctuation, ha? Pero lagyan po natin ng comma. Ang babae, kung wala, ang lalaki ay walang silbi. Payag ba kayo niyan? Ano sa tingin ng lalaki? So, ibig sabihin, mga kaibigan, may kaibahan na naidudulot ang punctuation. At dito, para maakma po siya sa lahat ng prinsipyo ng Biblia patungkol sa kamatayan, kailangan po siyang ilipat yung comma dito para akma po yung lahat ng prinsipyo, mga kaibigan. Hindi po sinasalungat ng Biblia ang kanyang sarili at nagkakaisa po yung prinsipyo nito. So, sabi dito, hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay. Yan po ang turo ng Biblia. Ang mga Egyptians naniniwala na may buhay pagkatapos sa kamatayan at maglalakbay sa walang hanggan at pagkatapos, ano na? Hindi na nila alam. Pero, ang Biblia po nagbibigay pag-asa sa atin kung ano ba yung mangyayari. Kasi nga, sa Biblia, kung atin po itong paniniwalaan, sinasabi po dyan na ang kamatayan ay gaya lang ng pagtulog. At ang pag-asa po natin sa kamatayan ay ano? Ay ang pagkabuhay muli or the resurrection. Sabi ng Biblia, ang pagkamatay o kamatayan ay
pagtulog lang at yung pag-asa natin sa kamatayan ay ang pagkabuhay muli sa pagbabalik ni Jesus. Huwag po natin yan kalimutan, mga kaibigan. At alam nyo ba na tinanggap ng Antikristo ang turo ng mga Egyptians at yun din yung tinuturo ng Antikristo ngayon sa buong mundo na yan po yung sinusunod. At pag-aralan po natin yung Antikristo in the future lectures. Pero sabi po dito, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga buhay muli. So bilang mga Kristiyano, tayo po ay naniniwala sa Biblia ng ating pag-asa sa kamatayan ay ang resurrection or pagkabuhay muli. Kung magkagayon, tayo na nga buhay na nang titira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin at sa ganito isa sa Panginoon tayo magpakailanman. So tinuturo ng Biblia na ang kamatayan ay tahimik lang na pamamahinga. Siguro meron sa atin dito na nawala na ng mahal sa buhay, pero ang tinuturo po ng Biblia ay ang kamatayan ay tahimik na pamamahinga lamang na nag-aantay sa ikalawang pagbalik ni Jesus kung saan mangyayari yung resurrection or pagkabuhay muli. At tandaan po natin na malapit na pong bumalik si Jesus at tatawagin niya po yung nasa libingan at bibigyan niya po ng immortal na katawan at makikita po natin na ang inyong mga namatay na mga mahal sa buhay ay ano po, mabubuhay muli kung siya ay namatay kay Kristo, mga kaibigan. At yung mga buhay at saka yung nabuhay muli ay sabay na dadalhin sa alapaa para salubungin po si Jesus. Si Jesus lang po ang pag-asa natin at alam ng Diyos kung anong pakiramdam ng namatayan kasi nga si Jesus, ang Diyos ay namatayan din ng anak at yan po ay si Jesus. At dahil namatay si Jesus at siya ay nabuhay muli, may pag-asa po tayo sa kamatayan, mga kaibigan. Ang mga patay po ngayon na hindi po sila nakatingin sa ating mga paghihirap, kundi sila po ay tahimik na namamahinga at malapit na po mangyayari yung the resurrection, balang araw darating po si Jesus at mabubuhay muli ang namatay kay Kristo. Yan po ang tinatawag na the great reunion. Magkakakita po ang mga anak ni Kristo, mga kaibigan. At gusto ko pong maging ready sa panahon na yan, yung the great reunion, yung resurrection, mga kaibigan. At kayo, mga kaibigan, nais nyo ba ding maging handa sa resurrection day? Ha? Yes, mga kaibigan. Kaya may pag-asa po para sa iyo. Ang mga patay ay namamahinga sa libingan. May pag-asa para sa iyo. Isipan o alaala nila'y di maiiwan. May pag-asa para sa iyo. Sila'y wala ng mahagilap ni damdamin man. Ngunit may pag-asa kay Kristo para sa iyo. May pag-asa para sa iyo. Ang kamatay ay pamamahinga lamang. May pag-asa para sa iyo. Si Jesus itatago iyong talaan. May pag-asa para sa iyo. Kamatay ay di tapat. Di dapat tinatangisan sapagkat may pag-asa kay Kristo para sa iyo. Si Kristo'y babalik at sa langit masasalubong. Sa araw na yun, mga nangamatay kay Kristo'y babangon. Luhay di natutulo sa piling ng Panginoon. Kaya may pag-asa kay Kristo para sa iyo. Sa pagtatapos po natin, tayo po ay tumayo. Kantahin natin ang Sweet By and By.
title po ng kanta ay Sweet By and By. Bukas po mga kaibigan, yung ating topic ay The Devil's Door. Huwag po tayong mag-absent at mag-invite po tayo ng ating mga kaibigan at mag-start po tayo on time 7 po magsisimula yung ating health lecture. Kaya bukas, The Devil's Door po yung ating topic. Tayo po ay manalangin. Let's pray. Father in Heaven, Lord, thank you so much, Panginoon, dahil naibahagi po namin ngayong gabi yung katotohanan patungkol po sa estado ng tao kapag ito ay mamamatay. Panginoon, maraming salamat po dahil kayo po ay nagbigay ng pag-asa sa amin. Sinabi po ng Bible na ang kamatayan ay kagalang po sa pagtulog at yung pag-asa po namin sa kamatayan ay yun po yung nalalapit na resurrection morning. Panginoon, nawa po ay ihanda niyo po kami sa pangyayari na yan, Panginoon, at nawa po ay ibigay po namin yung buhay sa iyo. Maraming salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Good evening po sa lahat. Bukas, The Devil's Door. Kaya, salamat. Bisaya, manik kaya, no?